Yan, magandang araw sa lahat. Ngayon, ang gagawin ko is itong shopping bag na ito. Papakita ko sa inyo kung paano ko ito gagawin. Ito kalaki. Yan, yan yung loob niya. Simple lang yung loob niya. Tapos, yung side niya ito. Yan, yung side niya. Bali, dalawang side niyan, kabilaan. Tapos yung body, paikot lang. Isang body lang siya, mahaba. Yan. Tapos yan yung handle niya. Ganyan lang siya. Ah, dalawang body pala niyan guys kasi dinodoble pala itong ano nito, body. Para makapal. So, ito yung body niya. Yan. So, yan yung print niya. Ganyan tsaka haba. Pag tinupi siya, ganyan na. Yan. So, ito naman yung side niya. Mahaba din, tapos tinitiklop para magiging doble siya. Yan sinalagay ngayon sa gilid na yan. Kabilaan yan, magkabilaang gilid. Yan. Yan siya, dyan siya nilalagay. Ganyan mangyayari sa kanya. Tapos ito naman yung strap niya, handle, dalawa. Dyan siya nilalagay sa dulo. Magkabila ang dulo yan. Ganyan. So, ganyan lang siya. Didikit lang siya dito. Sa isang dulo na to. Tapos kabila naman. Ganito din. So, kaya dalawa siya. Pati yung side dalawa din. Dalawang mahahaba. Diyan siya, dito siya nilalagay. Kabilaan. So, ganyan mangyayari. So, tara, umpisahan na natin. Lipat na tayo sa kabilang makina para maumpisahan na natin. May pakita ko na sa inyo. Let's go, guys! Okay, ito na tayo ngayon. Ito na, unahin natin tahiin yung side. Yan, tiklop lang natin sa tahiin natin. Bawat gilid, tahiin natin yan. Ganyan, diri-diretso lang. Yan. Tapos, hanggang dyan lang siya. Magsukat tayo ngayon ng kung gaano kalaki yung sa sample. So, mga siguro 1 and 1 fourth lang siguro sukat nyan. Inch, 1 and 1 fourth inch. Yan, tapos diretso sa kabilang gilid naman. Ganyan lang. Ganon din ang gawin natin sa isa. Okay, ito tapos na siya. Yan. Ito yung bandang ibabaw niya. Ganit dito banda. So, yung isa naman. Ay, ganon din guys. Yung process din. Tahiin din yung bawat gilid. Tapos sa may bandang taas. Sukat mo sa kabilang. Gano'ng kalaki. Yun. Ganyan lang. Okay na ang side natin, dalawang side. Ayan, santabi lang muna natin yan. Yung body naman ang tahiin natin ngayon. Ito yung sinabi ko sa inyo guys, na dalawang body yan, pinagdoble natin. Ayan. Yan yung front. Yan yung may print. Tapos yung isa naman kunin natin, yung walang print. Ayan, ito, ito. Bali, pagdoblehin lang natin yan, pagsaklubin. Yan, tapos yan, tatahiin na natin bawat gilid din. Yan, make sure lang guys na pantay talaga siya. Para hindi siya kulubot tignan pagka natahi mo na. So, fast forward na lang natin kasi para mabilis lang tayo. Yan, tinakpan ko lang yung pangalan kasi may pangalan na kasi. So, yan, paikot lang lahat yan. Bawat gilid, tahiin. Ayan, malapit na matapos. So, ayan, tapos na. So, ganyan nangyari dyan, guys. Tinoble ko lang yung tela niya. Ayan, dalawang tela na yan siya. Ayan, oh, dalawang tela na. So, ngayon, tatabi muna natin yan. Tapos, susukatan natin yung
tupi niya sa itaas, kung gaano kalaki yung tupi niya. Ay, yung sukat muna pala ng ano, ng strap, kung gaano kalayo ang pagitan. Ito susukatin natin. So 6.5 kung nakukuha nating sukat. So ngayon, yan, 6.5 yan, nakikita nyo. Tapos yung tinhay natin kanina, ayan yung sample natin. Yan, tutupiin natin yung tinahe natin kanina. Yan, tutupian natin yung bawat ibabaw nun. Yan, dyan. Yan, ganyan siya. Susukatin din natin kung gaano kalapad yung pagtupi niya. So, 1 1/4 yung masukat natin. Yan, ganyan siya kaano. Inches yung gamit natin dyan, guys. Inches. Yan, ganun din sa kabila. Parehas lang sukat niyan. So, i-fold muna natin siya ng 1/4. 1/4 lang muna i-fold natin. Ayan. Kasi double fold kasi ito. 1/4 lang muna. Tapos, i-fold natin ulit siya ng 1 1/4 yung sukat natin kanina doon sa sample. Ayan. 1 1/4 yan. Okay. Kita ba? Ayan, 1 1/4. Tahin lang yan. Unang-una, 1 1/4 muna fold, tapos i-fold ulit ng 1 1/4 para double fold na siya. Yan. Yun, okay na. So, ngayon yung kabila naman. Same process pa rin. Ganun pa rin ang ginawa natin kanina dyan sa kabila. Ayan na siya, oh. Ayan, sukatin natin kung 1 1/4 ba talaga. So, ayun. 1 1/4 nga. Okay. Ganun din sa kabila para pantay siya. Yan, 1/4 muna ang fold. Maliit na fold muna. Yan. Kailangan higurin mo siya para ano. Ma-flat talaga. Tapos, fold mo siya ulit ng 1 1/4. Yan. So, sukat ulit para sure na parehas talaga ang fold sa kabila. Yan, fast forward ko lang. Okay, tapos na. So, yan na siya ngayon. May fold na yung bawat dulo. Yan. O, ganyan na siya, guys. Diba? Tapos dyan natin lalagay ngayon yung side na ginawa natin kanina, yung dalawa. So, ang gagawin natin ngayon, lagyan siya. Itupi muna natin siya sa gitna. Itupiin natin yung gitna na yun para makuha natin yung gitna ng body niya. Yan, ganyan. Itupiin natin yan. Yan, kunin natin yung gitna. Tapos kanina may guhit dyan. Yung ginuhit ko kanina, binakat ko lang. Yan. Tapos, yung sukat natin sa gitna na yan, yung kaninang 6 1/2 na nasukat natin yung pagitan ng handle, magsimula ka sa gitna, 6 1/2 magiging 3 1/4. Yan, 3 1/4 lang mula sa gitna. Yan yung pagitan ng handle niya. 3 1/4 siya mula sa gitna. So yan, nilagyan ko na siya ng marking para pagtahi ko ng handle, dun ko na siya itatapat. Ngayon, sukatin naman natin yung fold ng strap kung gaano kalaki ang fold niya. So, meron tayong nasukat na 1 1/4 din. 1 1/4 din siya. Yan. Yan yung fold natin ng strap sa dulo. Saka natin tahiin. Pantay din sa tahi natin kanina.
pantay lang, tapos pantay din doon sa marking natin para pantay siya, hindi siya tabingi. Yan, paikot lang naman ang tahi niyan. Again, mo lang siya ng backstitch para hindi siya matanggal. Yan, binalik ko pa talaga para matibay. Yun. Ganun din sa kabila. Fold mo rin ng 1 1/4 yung ano. Kailangan hindi siya pilipit, guys. Gayahin nyo. Ganyan ang ginawa ko. Yan. Check nyo mabuti kung hindi pilipit yung strap. So, malapit na matapos yung kabilang strap. Lagyan lang ng backstitch bawat dulo para hindi matanggal yung tahi. Ayan, ganyan na siya. O, tapos na yung sa kabila. Ngayon sa kabila naman. Ayan. Bakat lang natin yung strap para hindi siya tabingi, para pantay talaga. Pagpantayin yung bawat dulang body, tapos bakat nyo yung ano, strap, lagyan nyo ng guhit. Ayan. Ganon din sa kabila. Pantay lang lagi yung dalawang body. Ayan. Yun doon mo ilalagay ngayon yung strap. Doon sa dalawang guhit na ginuhit mo kanina. Ayan. 1 1/4 ulit yung fold. Tapos tapat lang doon sa guhit kanina. Tahi pa ikot. Pasensya na pala kayo sa video ko, guys. Medyo magalaw. Galaw kasi yung naghawak. Pero okay lang yan. Sana nasundan yung mabuti yung tinuturo ko sa inyo, para pag kayo gumawa, medyo may idea na kayo. Yan, okay na. Tapos na. May handle na yung bag natin. Medyo linisin ko lang muna, tanggalin ko lang yung mga himulmol. Yan, okay na. May handle na, dalawa. So ito na siya ngayon, dito natin lagay yung side. Ngayon, pantay natin yung dalawang dulo na yan, tapos punta tayo sa pinakababa, lagyan natin ang marking yon, gatla. Lagyan natin ang gitna kasi dyan tayo magsusukat mamaya, dun sa side. Ganon din sa kabila. Pantay yung bawat kabilang dulo. Tapos yan, lagyan ng marking. Yan, ganyan o. Oh. Lagyan ng gatla. Ngayon, yung side naman, ganon din ang gawin natin. Pantayin natin yung magkabilang dulo sa may bandang baba. Ha? Yan. Huwag yun sa taas. Kasi may parting taas yan, yung tahi natin kanina na hindi natin sinagad. Yung sa side. Yan, dyan. Ipantay natin yung gatla na yan sa body at yung gatla sa side. Tapos, yan. Tusukan natin ng karabi yung kanto ng ano, pinakakanto ng side natin. Tusok natin para may meron tayong panghawak. Para hindi siya ano, matanggal pag sukat natin. Sukat natin sa body. Yun, sakto lang siya. So ngayon, gumpisa tayo sa dyan sa may print. Pantay lang natin yung side ng dulo ng body at saka dulo ng side. Yan, pantay natin dyan sa taas. Ganyan lang kasimple. Simple lang siya pero medyo matagal gawin.
pero simple lang siyang sundan, madali lang siyang sundan. Yan, dire-diretso na yan. Kailangan kasi pumantay yung dalawang ano na yan, yung dalawang gatla mo kanina, yung dalawang marking mo kanina. Kailangan magtapat yan sila para sakto yung ano, pag-assemble mo sa side, doon sa body. So yan, tinukat ko, so okay naman. Saktong-sakto lang. Yan, unang labis, walang kulang. So diretso na. Okay na yan. Yan, lagyan natin ng backstitch para hindi matanggal. Yan. Kabila naman, ganun din ang proseso, guys. Kung ganung ginawa mo kanina sa kabila, ganun din dito. Yan. Lagyan natin ng marking ulit yung kabilang side. Bandang taas pala niyan, tignan niyo mabuti yung may tahi na malaki, ha. Yan, oh, yan, kita niyo. Backstitch ulit. Tapos dire-diretso na. Yan. Hanggang dulo na yan. O, pantay sila, diba? Yun. Sakto lang. So, okay na. Na-assemble na natin. Magkabila ang side. So, yan na siya ngayon. Ang resulta is okay naman. Wala namang sablay. So, medyo maayos lang yung pagkaka-assemble. Yan na siya ngayon. Itsura niya. Ngayon gagawin natin, baliktarin natin yan kasi nasa loob yung pinaka may print niya. Ayan. Yan siya. Habang binabaliktad ko, guys, habang bago pa kayo sa channel namin, please subscribe naman po and hit the notification bell para ma-inform kayo sa susunod naming video tutorial about sa paggawa ng mga bag at kung ano-ano man. So yan, ito yung sample niya at ito yung gawa natin. Yan. So ngayon, tatahiyan naman natin yung gilid niyan. Yan, gilid na yan katulad ng sa sample kasi may tahi kasi yung sa sample eh. So tahiyan natin yan. Ngayon gagamit tayo ng guide. Yan. Para pantay-pantay yung ano, pares yung laki nung tahi niya sa gilid. Gamit tayo ng magnetic guide. Ang tawag dyan is magnetic guide. Yan, backstitch ulit. Lagyan natin. Tapos yan, adjust ko lang konti yung ano kasi gumalaw yung magnet. Yan, okay na yan. Medyo mahirap lang yung bawat kanto niyan kasi pag di mo ayusin yung bawat kanto dyan, naiipit kasi yung ilalim. Kaya kailangan ayusin mo siya bago mo ituloy-tuloy sa pagtahi. Naiipit kasi yung ilalim. So, ang mangyayari pag naiipit, pangit ang tignan. Kumulubot siya. Kaya kailangan ayusin mo. Backstitch ulit bawat dulo para hindi matanggal. So okay na yung kabila. Sa kabila naman tayo. Yan, backstitch. Tapos dire-diretso na yan. Pag natuwid mo lang yan, dire-diretso na yan eh. Yan. So, malapit na tayong matapos. Ulitin ko, guys, kung bago po kayo sa channel namin, please po, pa-subscribe po. And then, pa-hit ng notification bell para ma-update po kayo pag meron po kaming bagong videos about sa pag-tutorial pagtahi ng bag. Maraming salamat po. So, ito na siya.
Tapos nantahiin yung side. Parehas na siyang may tahi, kabilaan. So, ito na siya. Nililinis ko muna. Tapos, inaayos. Tinitignan ko may ipit. So, wala naman. So, ito na siya. O, ayan. O, ito na yung bag na ginagawa ko. Gaya ba? Mukhang hindi yata gaya. Mukhang... O, parehas naman ni. Ayan, pa-subscribe po guys. Bago kayo sa aming channel. Maraming maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo po kalimutan guys mag-subscribe. Maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Bahala na po kayong humusga sa gawa ko. Kung okay ba sa inyo o hindi. So paalam guys, yun lang po.